Yun o, guys, siya nga pala, doon po sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment lang ang inyong mga buong pangalan para pag nag-screenshot ako, katulad niyan, yung mga nagpa-shoutout niyan, mababasa ang inyong magagandang pangalan. Ayan, at siya nga pala, paalala ko lang din, pwede na po kayo magpa-member sa ating channel, join po kayo sa ating membership. I-click lang ang join button at sundan lang ang mga instruction. At kapag kayo ay member na, makakapasok na po kayo sa ating group chat. At syempre, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated kayo. Ang unang barya nating ipakikita ay kay Richard Nabia. Sir Galime Online, future naman po nitong BSP 10 Piso Year 2017 Dietary Post sa YouTube channel nyo po. Maraming salamat po. Ayan, salamat din sa pag-share ng iyon 2017, 10 piso. Tingnan natin kung Prost. Alam mo kasi sa mga BSP series by Metallic, hindi pa ako sure kung Prost nga ba itong mga ganito kasi wala pa siyang record sa m.mista.com. Pero kung titignan nyo po yung outer ring na yung, metallic part ay para nga siyang Prost. Pero siguro maaaring ito ay luster, mid-luster lang sa mga bariyang ito. Pero mag-a-update po tayo ulit dyan kung mapapatunayan natin na meron nga ba talagang mga pros sa mga BSP series by Metallic 10 piso. Kasi meron din ako dating 2011 na mukha talaga siyang prosted eh. Pero pag tinignan mo, magdadalawang isip ka. No? Ayan, sumunod kay Gilbert Lazaro. Tingnan mo yung kanyang 5 piso. Tingnan natin. Ano? Ito po yung 5 piso year 2000 po na mukhang noon na gone, no? Nagkaroon siya ng mga side. Ayan, tignan nyo. Ayan. Nagkaroon siya ng mga side. Kayo nga guys ang kumilatis. Tignan natin. Sagutan po ninyo. Man-made error ba ito? O sa mechanical error? Diba? Meron tayong 5 piso noon na gone. Yung po yung NGC. Year 2019 and 2020. Paano nga magiging noon na gone ito? Wala pang noon na gone sa mga BSP series coin. Diba? Tingnan natin, no? Ayan, meron siyang kanto. Maaring error kasi hindi naman naiiwasan yan. Sa planchet, no? Nagkaroon po ng error sa planchet niya at nagkaroon siya ng mga sides. Diba? So, possible error coin ito. Mechanical error ito. Nga lang, hindi na kasi ganun kaganda ang kondisyon, kaya mga pagkakamalang man-made na lang siya, no? Parang sinadya ng tao, no? Pinukpok ng martilyo, pinatagilid at pinukpok para magkaroon ng kantong ngayon. Mas maganda kasi kung uncirculated ito, no? Nung nakuha mo, tapos ganyan yung kondisyon, no? Masasabi talaga natin 100% na ito nga ay error coin. Pero pwede mo yan itago, pwede mo nga gawing koleksyon. Pero kung gusto mong ipagbili, mahirapan ka na dyan. Kasi mapagkakamala na nga pong sinadya itong iyo 5 piso. No? Kaya galingan nyo, paghahan, dapat at least extremely fine kung error coin. Sumunod kay Federico Soco. Luna Junior. Ayan. Luna din ang apelido niya at yung kanyang barya, no, ay isa rin bayani. 150th anniversary na ang coin na ito ay tinatawag na die adjustment strike error. Kasi kung mapapansin nyo, no, weak yung portrait ni sino ba to, si Apolinario Mabini, no? Tingnan nyo, oh, halos hindi mo na makita, hindi mo na maaninag yung mismong yung mga detalye sa portrait ng ating bayani. So error po yan, die adjustment strike. Sumunod kay Ernest Garcia. Morning po idol, pasama naman po sa segment nyo, mga coins ko, yung 2008, 10 piso, 6 pieces, na double die, at 1 error po yung dalawa, 25 piso po. Baka po may magkagusto. Magkano po kaya presyuhan ngayon? Salamat po. Morning po ulit. And salamat din, Ernest Garcia, sa pag-share ng iyong mga 2008 at commemorative. Tingnan natin muna yung mga 2008 mo kasi may mga rare variation dito eh. Pero sa tingin ko, lahat po ng 2008 mo sa nakikita nyo sa iyong screen ay puro reverse die 1 lang. Reverse die 1 lang po yan. Sa mga tweet po, Ernest Garcia, common error, common lang, common variation lang itong mga year 2008 mo.
Kung gusto mo mag-collect nitong mga year 2008, ipiliin mo na lang yung maganda ang kondisyon para at least meron kang hawak kahit common, kasi kukumpletuhin mo yan, eh, di ba? Huntingin mo pa yung iba dyan, yung mga rare variation yan. Piliin mo yung maganda na lang dito kasi common lang naman yan, eh. Ayan, sumunod dito na tayo sa mga commemorative. Ito yung ating main topic. Itong Marcos Reagan 1982. Alam niyo po, itong mga gantong commemorative coin ay mga silver po ito, kung hindi ako nagkakamali. At mamaya-maya, titingnan natin sa lista, sa katalog, kung para mapatunayan natin kung yung aking sinasabi na ito nga ay mga silver coin. Diba guys, para meron tayong prueba, kasi mahirap yung sasabihin lang natin, baka meron na naman magreklamo dyan. Diba? So titingnan natin sa n.nemista.com. Ngayon na, ayan o. Mista, 25 piso Marcos Reagan. Commemorative coin po itong mga ganito. Ayan o, parehong-pareho ng kanyang coins. At ang type nito ay mga non-circulating coin pa. Andyan yung year, 1982. Tignan nyo. At ang composition po, diba sabi ko, silver nga eh o. Commemorative issue. Ayan, at meron lang itong dalawang klase. Isang 1982 na 8,000 lang ang ginawa. Napaka-rare nitong mga coins na ito. At lalong-lalo na yung isang 1982 na proof. 250 lang example. 25%. So, rare. No? Maaaring yung pinakita niya itong 8,000 pero konti pa rin. Pero kung pag-uusapan ng value niyan, silver pa naman siya kahit hindi na ganun kaganda kondisyon. Libo pa rin yan. Maipagbibili. Hindi ko lang ma... sasabi yung eksakto presyo niya kasi walang nakalagay na value dyan sa n.nemista. Pero sigurado ako, libo mo na rin maipagbibili kasi nga iyan ay silver coin. Di po ba? Sumunod, itong 1980, ika-isandang taong kabayanihan. Ito, tama ba? Kaarawan pala ni General Douglas MacArthur. Commemorative issue din ito. So, ibig sabihin, pareho lang sila, no? Mga non-circulating itong mga commemorative issue mo. Alam nyo guys, silver din yan. Ayan, Republika ng Pilipinas, 25 piso. Hindi nga lang ganun nakaganda ang kondisyon nito. So sana nung nakuha mo ito, nailagay mo agad sa capsule, no? Para yung kintabya, yung kagandahan ng yung natural na kinang ng silver, nandyan pa siya. Pero malilinis naman ito kahit papaano. At tingnan natin sa Numista din kung magkano ang magiging value nito mga silver coins mo. Mga silver coins ng Pilipinas. Ayan. Year 1980, ganun din, non-circulating coins. So ginawa ito for collections, para sa mga collectors. Ayan. Composition, silver, zero. Ayun o. Silver. 0.500 tapos 25 gram. May kalakihan ito eh, no? Ayan. At yung full specs niya, tignan nyo lang dito. At syempre sabi mo gusto mo po itong ipagbili. Ayan guys, doon po sa mga gustong bumili nito, hanapin nyo lamang doon o mag-comment na lang kayo dito sa content ko, no? Sa aking pong page, marami po nagbibenta ng mga silver coins, no? Kung gusto nyo pong bumili, pumunta lang kayo doon, tignan nyo yung mga coins ko. At mas maigi guys, na hinihikayat ko kayo na magpa-member, na mag-join na kayo sa aking membership para makapasok po kayo sa group chat. Kasi yung mga member po doon, mga legit collectors na po yun. No, mga legit buyers and collectors po sila. So mas maganda kung makakapasok kayo doon. Ayan, so bago tayo magtapos, ayun na po ang value 1980 FM proof. So ang coins ni Sir ay isang proof coin kasi nag-iisa lang siya, wala namang ibang variation dyan. So kung meron kang ganyang MacArthur coin, yan, ayan na yun. 6,318 lang ang ginawa. At sa uncirculated condition ay 3,656 na po ang value niyan. Uncirculated yun guys, ano? Ibig sabihin yung mas maganda. Yung maganda-maganda ang condition. Ito kasing kay Sir medyo... ang condition ni Kwanay, no? Masasabi na lang natin very good condition. At ibig sabihin nun, kung ipagbibili, mas mababa ang magiging value dito sa 3,000. Alright guys, maraming salamat. Huwag po kalilimutan mag-subscribe. God bless you all. Out muna tayo.